goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. My head shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Oh, in shadows fade our day.
bersama dan sesudahnya apostolik serta guru semangatkan dari Yesus. Mengatakan ini yang akan dibuat pada itu. Upama singkat dari tegak serius. Menakutkan benar boleh berarti atau lain memang tulis. Dapatkan yang menarik dan terima kesalahan. Tulis yang sendiri yang menawar. Adalah buatlah kamu memenuhi sesuatu yang kesalahan. Bagus, itu lebih melalui hatinya adalah dari hatinya melalui Kristus sesembahan. Tapi memahami dengan ketuhanan. Dari itu, iman melalui dengan kemahannya adalah sesuatu yang akan kesalahan dan segera yang bisa. Sampai ketuhanan kami raya itu. Pagkukunyag din sa kaganapan ng kailangan. Ibig sabihin, then
tangan begini, yang kasar, yang begini, toh? Tidak, oh, the power of oneself, just as God is closest himself to us. So the two of you, Dennis and Sandra, are both exemplified pagkakaloob ng kaloob-looban. Ibig sabihin ito, Sandra Dennis, ganito, di lang mo na externalities like biological apat ang pagkakaloob sa isang isa as husband and wife. You are called to be faithful, generous, and gracious to each other and fulfillment of your marriage vows. So as the whole church, tayo ng lahat, is called to be faithful to the covenant which God in Christ fulfilled, no? It's a participation in the church's mission. Marriage as a sacrament is an expression of faith. For Pope Francis, marriage is also a choice to marry with the Lord. Your decision to perish with a missionary dimension through your willingness to be a channel of God's grace and blessings to everyone. You, Dennis and Sandra, are participants in church's mission, and so far as you live for all people, not just for yourselves. Hindi lang kayo nabubuhay, hindi lang kayo nagpakasal dahil mahal ko ang isang isa. Nagpapakasal kayo ngayon dahil mahal nyo ang simbahan. You are being sent by the church to be witnesses of God's generosity to others. Your faithfulness to each other will be best manifestation that indeed you are sharers in the mission of the church. Your mission starts right at your own home. Dahil hindi na ba ang communication ang naging dahilan kung bakit may mga dysfunctional family. Alam mo kung tinatawag ang dysfunctional family? Yun na ang animal relay. Bibigyan mo kayo ng gifts ng pamamahay para ang relasyon nyo ay lalang gusto. Sabi mo kasi ni Pope Francis, sa mga panahon ng itong mga kapatid, ngayong mga panahon na ito, busy po tayo lahat sa madaming bagay. Diba? Kakaya na ang mga pamilya, nakaupo na lahat, busy ka, at ginagawa lahat ng details. Diba? Kung hindi ka details, nakatingin sa TV. Kawawa na lang yung nanya at tatay na hindi marunong mag-text. Yung anak, buti pa yung nanya, nakukumusta. Yung nanay na tayo naman nagkaklasa at hindi mo lang makawag bakit, busy ka ka next. Diba? Tama ba yun? Ngayon, sabi ni Pope Francis, busy tayo kasi. At nakakalimutan naman yung mga basic sa buhay. Ano yung mga basic? Just like this one. No? Sabi ni Pope Francis, nakakalimutan natin yung mga basic words sa ating pamilya. Ano yun? Makinig ko kayo sa loob ng itong taon ay nagpapasalamat ako sa isa. Huwag mong kalimutan kung masalamat sa isa. Kayo din, no? Mga asawa, nagpapasalamat ako kayo sa isa. Mga magulang, huwag kalimutan magpasalamat sa anak. Lahat na anak, huwag mong kalimutan magpasalamat sa magulang. Minsan ang anak nagpapasalamat sa magulang pa. May regalo na binibigay na something that is big. Pero yung pagpapaaral, hindi man lang magpasalamat na lang ito. Yung pagpapaaral, pinagluto ng nanay, ng bagong anak, ng asawa, hindi man lang magpasalamat.
nag-away na rin ako. Nag-away na rin ako. Nagsabi pa kayo ng sorry sa sex. Well, that's it. Kayo natin pa. Nagsasorry pa ba kayo sa sex? Wow! Mga magulang! Mga mag-asawa na rin ito. Huwag niyo pong nakalimutan mag-sorry sa isa't isa. Ang mga sa akin ang nangyayari ngayon, dahil ba nila? Siya ang may nasanari na dapat mag-sorry, di ba? Pride! Kaya ano nangyayari ko na? Pagdating sa bahay, magkasiparate na. Sinabi na tutulog sa kwarto, si tatay sa sala, at nagbabang kwarto. Di ba? Sabi ko ni St. Paul, yung last word, sabi ko ni Celine Dion, sabi ni Celine Dion, these three words can make and change our lives forever. Alam niyo mo ano yun? I love you. Sa mga magulang, sa mga mag-asawa, when was the last time sinigay ko isa't isa na I love you? Sabi, Father, matanda na kami. Wala na yung ngipin ko, puti ng buhok ko. Bawal na says. Pag nakalimutan po natin mag-I love you lalo sa mga asawa, ang salitang I love you, mind you, baka magkakarap po kayo na magsasabihan nyo na I love you. Diba? Minsan kami sinagyan ako matanda, kung kaya nyo yun, kung baka nyo lang lola at lola sa kanyang father, baka sabihin ng nagpapang ako namin ang lang-ilang din namin. Kasi nag-I love you. Pasalo ko mga bakit. Kasi paano naman I love you kung saan ka I love you, hindi lang para sa mga tao. Nalitate lang sasabihan ko ba ko na I love you. Ha? Magpagsimumalik na. Kailangan ka na I love you sa sasa. Kanina lang. Ha? Ang mga ano ngayon mo, sa text ko ngayon, ang ministries man I love you, mayapa yan, I love you. No? Pero yung reality na yung hirama ang salita na I love you. Lalo yung mga anak sa kanilang mga huwag mo kalimutan niya na, thank you, forgive me, please, and I love you. Sa pagtatapos po ng aking hobby, sabi ko isang anong author, the problem of today's communication is that, one, he sends not to understand, but he or she listens in order to reply. Madami mo sa atin ngayon ang nakikinig dahil hindi tayo gusto maintindihan ang nagsasalita. Madami po sa atin na yan ang nakikinig dahil gusto sa kutenyo nagsasalita ng atin na sana hindi tayo. Ha? Pag nagsalita si Dennis, sana tawag mo na magsalita. Pakinggan mo na siya. Pakatapos siya sabi mo, tapos na na ako naman. Ha? Pag siya naman nagsasalita, pakinggan ka muna Dennis. Ha? Huwag kayo magsalubong. Kasi pag nagsalubong kayo, pakatapos na magkakalipunan ko. Ha? Isama natin, hindi natin ang tulong ng ating Ginoong si Maria na pagpalaya ng mga pagsasama. May God ang pagsasama.
two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come. When God sends a perfect one, now gone are all my questions about why. And I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. Ooh. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. From this moment on, I want you to know I let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. I wonder what God thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking of. He made the moon to harmonize in perfect tune. One can't move without the other. They just have to be together. And tonight is fine, I know it's true. You're for me and I'm for you. 'Cause my world just can't be right without you in my. Ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagan at yakapin. Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako, na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, the time will come when your hair's white and I don't have mine. We'll laugh about those things. When we dream of the past, it'll come right back, like the flowers every spring. They won't believe us, I'll say I just got lucky, yeah. That you took my hand to hold. I'll give you my heart and soul every day as the years unfold. I promise I'll never let go. Do 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 do.
Season, if together we keep dreaming, yeah. Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Palakpakan naman natin ang big day ni Dennis at ni Sandra. Malakas at masigawong palakpakan sa pagsisimula ng ating wedding program para sa dalawa at para sa ating lahat, syempre, most especially sa kapamilya ni Dennis at ni Sandra at sa ating lahat na nandito. Okay po, later I'll be introducing myself maya-mayang konti. For the meantime, excited na tayong mabit ang ating secondary sponsors for their entourage. And our first pair, isang malakas at masigawang palakpakan habang magsasayaw papunta dito, sina Anthony Lopez and Abigail. We thank you po sa special na araw na ito na pinagkaloob mo kina Dennis at Sandra. Maraming salamat din po sa lahat ng dumalo at nakarating dito ng maayos. Naway niyo pong pagpalain at gabayan silang mag-asawa. Na kayo po ang pumagitan sa kanilang pagsasama nang sa gayon ay mabuhay sila ng masaya at mag-iwasan ayon sa inyong pag-ayon. Hayaan din po ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, ay patuloy na sumubaybay sa aming lahat na dumaluhang kami po ay kapamilya sa aming mga tahanan. Ang lahat ng ito ay aming nilalapit sa iyo sa ngalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. It's amazing how you can speak right to my heart. Thank you po sa fans ko doon. Sa taan ko doon po yan. Without saying a word, you can light up the dark. Baka may singer din dyan. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. Baka you know the song, you can join me. Oh,
pagsasama ng dalawa. Congratulations sa inyong dalawa, Dennis, Sandra. We hope na maging maganda, maligaya ang mga susunod na araw, taon, maraming taon na pagkasama niyong dalawa. So, of course, sa mag-asawa, normal lang yung nagkakaroon ng problema. Siyempre, pag dumarating yan, hindi pwedeng dapat mag-pride ang isa sa inyo. Okay? So, advice ko lang, pagka ganyan, mag-uusap ng maayos, yan. So, ganun naman talaga sa mag-asawa, kailangan nag-uusap. May communication, of course, yung trust, nandyan, palagi, kahit na minsan, may tag na magkakalayo kayo, ganun, nandun pa rin yung trust, para hindi nawawala yung talagang pag-ibig sa isa't isa. Okay, again, congratulations! God bless you! Thank you, Ben. Salamat po, Ate Jenny. Good afternoon or evening sa inyong lahat. First of all, syempre my biggest congratulations. Syempre sa inyong dalawa, Sandra and Dennis. I would like to magbigay lang ng konting brief why siguro nagtataka kayo or nag-isip kayo bakit ako yung nanay ni Sandra ngayon sa kasal niya. Para po sa kaalaman ng lahat, yung father po ni Sandra is the youngest brother ng parents ko. So, tatlo lang sila sa family. And unfortunately, both of them already passed away. So, wala na po talaga siyang magulang at saka na kapatid na makakasama. So, siguro 3 years ago pa lang, nagkaroon ulit kami ng communication or medyo mahaba ito ah. Medyo mahaba ito. Enjoy nyo lang yung dinner ninyo. Okay ka lang. Yeah. 3 years ago, nagkaroon ulit kami ng communication ni Sandra. I was in Canada. Doon pa lang talagang sinuyo niya na ako, pinapakiusapan niya ako na ako yung maging mami niya sa kasal niya. Siyempre, it's a big privilege of course sa akin yon. Though meron akong nanay na supposed to be tatay yung as parent niya, but yun nga yung special request niya, siyempre. So, sino ba naman ako para tumangge? Yan lang, Sandra and Dennis, from this day forward, I know na mahal na mahal ko si Sandra. And yun lang, sana mas lalo mo pa siyang mahalin, mas lalo mo pang tanggapin mas lalo na yung pagkukulang or kung ano yung mga mali sa kanya, gano'n. Para mas lalo magiging strong yung relationship ninyo. But always remember to put God first sa center ng relationship ninyo. Kasi no matter what happened, basta pag si Lord lang ang ipinagitna niyo sa inyong dalawa, magkaroon man kayo ng kahit na anong kabigat na problema. Alam ko, nagdaanan niyo na yung mabigat before. Pero alam ko, mas maradaanan niyo pa. Malalampasan niyo pa yung
darating pa problema sa inyo. So, I love you both. Mahal na mahal ko kayo. And in behalf kay Tito Bong, na uncle ko, alam ko masaya siya ngayon. Na at least, nakita kanya na may isang taong nagmahal at handang magmahal sa'yo hanggang sa huling hininga o habang buhay. Right, Dennis? So, si Tita Perrin siguro ganun. Kasi alam ko, naramdaman ko yun kanina sa church, pagpas ng pinto ng simbahan. And alam ko na nagpapasalamat siya sa akin at saka alam ko na sana hiniling din nila na sana nandito sila para sa'yo. Yun lang. Best wishes from Guarin family, Gonzalez family, Dom Luis family, Belches family, na yung iba sa mga anak namin wala. Alam mo na, sobrang thankful din ako sa araw na to at hindi namin malilimutan kasi ikaw lang din ang nakapagsama-sama sa family natin, sa clan natin. So, sobrang thankful and we love you so much. At kahit na anuman problema, nandito lang ako, alam mo yan. So, one call away. So, yun. Dennis, welcome sa family namin and yun lang. We wish you all the best. God bless you both. I love you. Ayan, Iha Sandra. Mabata nyo pa ha? Huwag muna.
2020. Pwede na. Okay ba yun, Iha? Ayan. Who else? Number one, Mil. O, tayo si Dennis, lumimbot na rin si Dennis tuloy. Thank you very much. Salamat. Picture muna kayong dalawa. Ito si Anthony, ano? Okay. Picture muna silang dalawa. Si Dennis kasi nasa shock eh. Anthony, yun pala ang pang-akit niya. Parang nananapakit. Ayos. Slowly we feel it. Ayan! Dennis, kiss mo naman sa noo si Sandra. Anthony, gagayahin mo lang siya. Ayun yun. Sandra, kaya mo bang abutin ang ilong ni Dennis? Siyempre, bababa siya para sa iyo, Dennis. And of course, Abby, pakikiss naman si Anthony sa ilong. Wow! And of course, kayong dalawa naman ay mag-swap ng 5 seconds, Sandra and Dennis. 1, 2, 3, go! 1, 2, talagang muso kung muso si Miss Sandra. 4, 5, ayan. Okay, syempre kakayain sila ni Anthony tsaka ni Sandra at ni Abby. Go, Abby and Anthony, go! 5 seconds yun. Ayan, sige. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. Para magdito. Okay, kayong ganito. Kayong dalawang babae ay maglalaho. Sila may iunin. Ako ang nasa gitna, syempre. Hindi. Picture na silang apat. Hayaan nyo na akong mangarap. Okay. Palakpakan nyo naman si Ansi. Especially for your family, Ninong Semiras and everyone. Po sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord God for giving us this day. And on behalf of my wife, nagpapasalamat po ako sa lahat na pumunta at dumalo ngayong araw upang ipagdiwang ang aming kasama. Isa pong pribileyo na makasama ang napakaraming tao na mahalaga sa ating buhay. Nagpapasalamat po ako sa aking mga magulang, aking pamilya, sa lahat-lahat, sa lahat ng patnubay at lahat ng support na binibigay nyo sa akin. Papasalamat din po ako sa family ni Sandra, larang-larang na kay Mami Ellen at Kuya Jun sa pagtayo bilang mga magulang ni Sandra. At sa lahat po ng ninong sa ninang, maraming salamat po sa pagtanggap ng taus-puso sa amin. Maraming salamat. Kay Sir Max, thank you po sa pag-organize ng event na ito. Thank you. At sa aking asawa, isa kang biyaya na kaloob ng Diyos sa akin. Pinapangako kong pangangalagaan ka at protektahan ka. Pinapangako ko na ang prioridad ng aking buhay, ng ating buhay na magkasama, ay palaging magiging Diyos sa pamilya. At sa huli, pinapangako ko na mamahalin ka sa hirap at kinawa. Mahal naman. I love you. Sa ganda ng sinabi ng asawa mo, suklian mo naman ng mas ganun din kaganda, syempre. Palakpakan niyo naman si Sandra. O, ngayon mo pakita yung pagiging ano mo, makulit. Bakit nawawala yung kapulitan na yan?
sana. Nagpapasalamat po ako kay God na binigyan po ako ng magandang araw na po to, ng magandang araw na to. At hindi perfecto po para sa akin. At nagpapasalamat po ako sa family ni Dennis na tumanggap po sa akin paghabang buhay ko. At sa mga nining at ninong po, nagpapasalamat po ako na pumunta. At especially po sa mga relatives ko po, kay Mami Ellen at kay Lamito June, sa mga kapatid po ng papa ko, nagpapasalamat po ako kahit wala po kong tumatayo at walang po magulang. Nandito po kayo para sa akin na tumatayo bilang magulang po. At gagawin ko po lahat ng ato po pong magkakal. Para po sa pinakamamahal kong husband na si Dennis Munila Apiada, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa iyo na tinanggap mo ako bilang ako. At asahan ko, habang buhay tayo magsasama sa hirap at kinbaga, kung ano man meron ka at meron ako, ibabahagi ko sa iyo. I love you. How about a kiss for a few seconds naman? Hindi ganyan matuloy pa rin. Sige na, Dennis and Sandra. Huwag ka na mahiya mag-asawa kayo. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Palakpakan naman po sa kanila. And once again, congratulations, Dennis. And of course, Sandra, anak, congratulations. Eto na, nakaraos na tayo. Sa lahat ng kanilang magulang, ninong-ninong, palakpakan naman po natin. And of course, sa mga umabay, sa lahat ng nandito, sa kanilang relatives and friends, sa kanilang kapamilya, kapuso, maraming salamat po. And that's it, mga kaibigan. We'd like to say goodnight to everyone and may the good Lord bless us all. Palakpakan muli natin ang bagong kasal. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. Is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. When I saw